gawin tayo, ito Pro Max. Pro Max 32 inches, mayroon siyang backlight daw pero blanco. Pero may mga tama na rin yung screen niya. 'Yon, nagkakaroon siya ng ganyan, no. Guwit-guwit ano? Parang kinakabos ng supply. Ayan, nagba-blanco siya. Ito may guwit din siya dito. Tapos ito marami siyang guwit dito na medyo dark lang naman. Pero mapapansin niyo may tama na yung mga screen niya, no. May gas, may spot na or nagkatas na yung liquid sa loob, no. Yun, no. Okay, so try natin ito, 32 inches ito. Isang technician din nagdala, sabi niya may jumper na daw yung isang side nito. Mayroon ng binago. So tingnan natin kung nagalaw na nga yung unit na ito. Okay, so ito yung model niya, Pro Max. Tapos ito naman yung kanyang main board. At yung gamit na top board ay ganito. Okay, so napansin ko rito, mayroon na siyang binago dito, ano. Yan, itong sirkuito na ito. So natin. Yan. Okay. So yan ay yung mga clock signal natin, saka yung LC1, LC2 natin. So, parang may nagawa na rin akong ganito dati. Kalimutan ko kung saan ko na i-upload. Sa EdTech ba o sa Skill TV. So dito makikita nyo dito yung mga signal natin. Yan. Dito si LC2, ST, clock, clock 4, clock 6. Dito naman si LC1, clock 1, clock 3, clock 5. Okay. So gagawin natin, magte-tester tayo dito. Check natin kung mayroong shorted sa sirkuito na ito. Kahit dito kasi yan, madidetect natin kung okay yung signal natin dito. Kung normal yung sirkuito natin, ano. Check natin. Okay, siset lang tayo sa buzzer yung ating tester. Buzzer muna tayo, check natin kung may short. Ito, CKB 6 to 5. Open. 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 Okay, so hindi siya nagpabasar, ano? Okay. So ito, LC1, LC2 natin. F. Yun, no? Pansin nyo ba? Nagbabuzzer yung LC1, LC2 natin. Ito yung LC1 natin. Ito yung LC2 natin. So, ito yung swapping voltage natin. BGH, BGL yan. Yun, no? Short. Ha? Okay. So, mayroon siyang contact na 9 ohms. Yan. So, shorted yan. So, makikita natin tong sirkuito na yan. Dito rin. Dito rin natin yan matitrace. At dito. So ito nagalaw na dito. At ang shorted natin ay LC1, LC2. So gagawin natin, hahanapin natin dito si LC1 saka si LC2. Tapos tatry natin i-remove or i-cut natin. Okay, so ito kasi nagalaw na. So dito muna tayo. Try natin dito, ano. Che-check ko muna kung saan yung connection niya. Okay, so na-trace natin. Itong clock 6 natin, dito siya nakatapat, ano. So, kaya abot naman yata ng kamay natin. Dito siya nakatapat. Yun, ah. So, ito yung clock 6 natin. Tapos, yung clock 1 naman natin, ito. Dito naman siya nakatapat. Ito. Yun. So, yung LC1, LC2 natin, ito, short to eh. Ito siya, oh. Yan. Pati ito, nagbabasab din to. So, ibig sabihin, itong dalawang to, maaring itong magkatabi ito. Yan, oh. Pati dito. Yan, dito. Tutukan din natin. So, nagbabasab din dito. Yan, itong dalawa, oh. Yan. Ibig sabihin, shorted ang
LC1, LC2 natin dito, pati dito short din. So dito yung pinagkakat nila, dito yung pinaghahang nila or kung anong ginawa dito. So try natin i-open yung mga circuit dito. Try natin to i-open. Titingnan natin kung mawawala yung short ng odd-even natin. Ano? Okay, so yan yung LC1, LC2 natin. Okay. So, puputulin natin yung gitna dito. Ika-cut natin yung gitna dito. Ayan, tatanggalin natin yan. Kakat natin yan, parehas. Okay, so nakat na natin ito. Check natin kung saan yung short ng ating circuit. Kung sa load side ba or sa supply, no? So ito yung in natin, yan, in. Check natin to kung short pa. Okay, open na siya. Yan, open na ito. Yan, open na. Tapos ito, tingnan natin. Yan, open na rin siya. Yan, open na rin. So check natin, ito yung in natin. Tapos sa taas yung in natin, no? Yan. So mapapansin nyo, wala na siyang tunog dito. Ito yan yung nanggagaling sa ating IC. Tapos yung kabila, ito din nanggagaling sa IC. So ito yung papunta sa ating salamin, sa glass natin dito. Pero wala namang spot dito. So ito yung papunta sa glass natin, itong baba. Yan, ito. Yun o, short to. Pansin nyo ba, short ito. So short yan, papunta rito sa ating source cup. Yan. Pagdating dito, hindi naman natin makikita kung dito yung spot niya or dito sa loob, ano. Okay, so try natin silipin. Okay, so positive nga, ano, mayroon tayong nakuhang spot dito. Sana. Ito, may nakuha tayong spot, yun, no. Manipis lang siya, ito, ito. Yan, so spot yan, no. Makikita nyo siya na sunog or mayroon siyang spot. To, napakaliit lang niya. Oh. Okay, zoom pa natin ng kaunti. Okay, so yan nun. Yan, no. Kita ba? Ito, spot niya. Yan. So kung susundan mo yung circuit na yan, papasok yan dito sa ating odd-even signal. Ano? So positive nga, mayroon nga siya tama. So try natin linisin itong tama na ito. Okay, tanggalin natin yan. Okay, so ito na. Ayan. Kita pa ba? Ayan. Okay na yung circuit natin. Okay, so try natin kung short pa yung circuit natin. Okay, so bali natanggal na natin siya, no? So, check ngayon natin. Titingnan natin kung short pa ito. Okay, so hindi na siya short. Normal circuit na siya, no? Yun na, normal na siya. Okay, so testing natin. Titingnan natin kung magkaka-display ito. Kasi natanggal na natin yung, or abangan muna natin yung odd-even niya. Testing muna natin siya. Check natin kung gumana yung odd-even niya. Kasi open circuit na yung short niya. Titingnan lang natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Yan, on na siya. So, check natin yung odd-even natin dito. Ito, odd-even. So, makikita nyo, mayroon na siyang supply na negative 7, negative, positive 27, 28, yan, 27. Yung LC1 natin, check din natin. So, mayroon din siya swapping voltage. Yan, 27, 7 negative. Yun, parang nagkaroon na siya ng liwanag sa baba, oh. Parang nagka-display na siya. Okay. So, itong mga clock signal na pinutol nila. Yan, itong mga clock signal, hindi na natin igagalawin yan. Hayaan na natin yan. Okay naman yan. Ang nagka-problema lang sa kanya ay itong odd-even signal natin, yung LC1, LC2. So, nakahang na yan ngayon, nakakat na yan ngayon. Kahit nakahang naman yan kasi mayroon naman siya dito sa kabila. Ito. May swapping voltage naman siya dito sa kabila.
27, negative 7. Okay? Tapos yung isa niyan, ito, Paris niya. Yan. 27, negative 7. So, okay, ito lang nakakabit na add even natin. So, ito, tatanggalin na natin to, hindi na natin ipabalik yan. Okay lang yan. Okay? So, check natin kung may supply yung circuit na ito. So, mayroon siyang negative 4, ano? Yun, no? Negative pa. Oh, negative 4. Yung isa, tingnan natin kung may supply. Ito. Yan. Positive 6 naman yung isa. Okay? Okay, so hindi na natin lalagyan yan ng jumper. Hayaan na natin open yan. Check natin kung may display. Ayun, no? Meron na siya, oh. Yan, naka-zoom lang tayo, kaya magaspang, ano? Wala naman tayong kinat na clock signal. Lahat ng clock signal natin ay naka-intact lahat. Ang natanggal lang natin yung add-even lang na isa. Meron siya. Okay, so babalik ko lang to tapos test natin. Okay, so final test na natin tong ProMac natin. Titingnan natin kung normal na siya, no? Saksak ko lang siya. So may ilaw na siya dito. Power on natin. Yan. Okay, so nag-backlight na siya. Antayin na lang natin. Kasi medyo may delay yung labas ng logo niya. Tagal, no? Yan, no? Parang tagal lumabas ng logo niya. Tapos, lalabas pa yung Android niyan. Yan, hindi na lumabas. Buti na lang, hindi lumabas. Okay, so mapapansin nyo, itong side na to ang nagkaroon ng problema, yung add-even natin. So, add-even lang yung hindi natin nilagyan ng supply dito. Yung clock signal niya, binalik ulit natin sa dati yung clock signal niya. Wala tayong pinutol na clock signal. Lahat ng clock signal dito operated. Ang hindi lang gumana dito yung add-even, hindi ko na kinabit. Okay? So, ito, itong side na to, normal lahat, walang binago. So mapapansin mo, may mga tama na yung screen niya, may mga spot na rin siya. Yun, no, nagkakatas na yung liquid, no? Yan. Pero pwede mo pa siyang gamitin, okay? Pero sa tagal, kung hanggang kailan yung buhay nito, hindi tayo sure. Okay? So ayos na siya. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video.